Mula, simulan na natin kilalanin ang ating contender from Visayas na si Clarence Giorpe. King of Giorpe or Giorpe, tanungin natin siya. Hi, Clarence! Hi, Clarence! Hi. Hello! Parang nakita. Oh, so, kanina. Ilang taon ka na, Clarence? Ilang taon ka na, Clarence? 17 years old. Oh, 17! Taga saan ka sa Visayas? Cebu City! Uy, magaling kumanta ng mga taga Cebu. Hindi ba pressure sa'yo? Pero ito ha, pwede i-translate ni Maro ha. Hindi ba pressure sa'yo na pag sinabing taga Cebu, kailangan magaling talagang singer? Oo. Pressure sa'yo? Bakit? Explain. Nga naman, na-pressure magka. Pag-Visaya, okay lang. Kasi po, marami nang nanalo sa Cebu sa atin, po, tulad ni Janine. Tulad nino? Janine, Berdin, at si champion Mariel. Pastilan. Pero ibig sabihin, Ana, nga ikaw, maayo po ka mukanta, kaya niyabot mga kadiri. Di ba? Confidence lang. Di kasi medyo siya kabado daw siya kasi nga maraming champion. Eh sabi ko, eh magaling din siya kasi umabot na siya dito. Gani. Pero ibang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano po, nag-aaral, grade 9 student, Liloan, Cebu City School. Grade 9 student, pag pinagpatuloy mo ba sa college yan, unsa man nga course imong kuhaon? Doctor. Uy! Doctor! Bakit doctor? Kasi, nung bata pa ako, yun na talaga yung kwan ko at gusto kong makatulong ng mga tao pag mayroong mga sakit. Oo. Sa inyong mga science subject ba, nag-e-excel ka na? Ay, hindi naman gaano. Hindi ga. Kasi ang doctor, start yan, ang science yan eh, di ba? Opo, kasi yung ibang mga topic ko, kasi maraming electricity, yung energy. Halo-halo pa kasi. Pero gusto ko yung mga part of the body ko. Biology. Biology. Part of the body. Oh. What is your favorite? Saan may grade 9 mo, D.I.? Kasi grade na ka? Grade 9. Grade 9. Pag mga anong grade kasi, medyo halo-halo pa yung ano yan, di ba? Yung mga subjects, hindi pa masyadong specific. May biology specific na kayo? Wala pang biology. Grade 9. Pero maliban ba sa pagkanta at saka sa pag-aaral mo, anong pinagkakaabalan mo? May hobbies ka ba? Oo, pag walang pasok, magbi-videoke sa amin. Uy, videoke! Ano paborito mo kantahin sa videoke? Kahit ano ko, bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw? Uy. Sino kumanta nun? Michael Pangilinan. Mga hugot yung mga kantahan mo. Oo. Yun ba rin ba yung genre mo? Ganun bang klaseng, mo ba na yung mga genre pag kumukanta ka? Kahit ano ko, pop or kung gusto kong kakantahin ko. Ay! Kahit ano. Siya ilang taon ka pa siya nung una kang nagsimulang kumanta? 13! Yung mga magulang mo ba kumakanta din? Hindi po. Ay. Ako lang. Uy! Talaloo! Minsan di talaga lumuusbong na sa pamilyahe. Bigla, magkakaroon sa lahi mo yun na may magaling kumanta. So, paano mo na-discover na marunong ka palang kumanta? Yung best friend ko po. Kasi yung talent ko noon na dancing at bigla siyang magaling siyang kumanta at nag-training siya at sabay kami. At kumanta na rin niya. Uy! Kumanta ka! Naalala mo ba kung anong kanta yun yung pagdati nung na-discover mo na magaling ka palang kumanta? Ano po, nung kumanta si Laika, ginagaya ko na po siya, si Laika. Si Laika! Gairanod sa The Voice. Gairanod! 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 Ah! Si Laika, Gairanod. Pero eto, ano ba yung, kasi kanina banggit mo nga na, yun, natuto kang kumanta. Bukod ba doon, meron kang physical na ginagawa, like sports? Opo, sipag takraw. Uy, mahirap yung larong yan. Sipag takraw. Oo, larong Pilipino yan. Oh, hindi ko alam yung sipag takraw. Para siyang volleyball. Explain mo kay Ate Mika kung ano yung sepak. Usama ko nun ang sipag takraw. Sipag takraw po, pangbansang laro po yun. Para lang yung volleyball, may receive at set. Oo. Tapos ang bola, itatak yan po. Gamit yung paa. Ah, yung parang sipa. Yun parang sipa. Maliit lang ba yung bola nun? Opo. O medyo malaki? Ganito kaliit. Mga ganyan. Maliit ng konti sa volleyball pero gawa siya sa ratan. Ratan. Di ba masakit sa katawan yun? Oo, masakit yun. Sanay na po. Gano'ng katagal na naglalaro ng gano'n? Since grade 3. Uy, wow. Tagal na. Nai-represent mo na ba ang school nyo sa iba't ibang laban? Oo, district. Pero maraming magagaling. Ano magaling na ang position mo pag naglalaro ka nun? Ano po? Server. Ang pangalan ng tikong po. Sampo! Ang liit naman yan! Ang cute na nagulat. Nag-MVP ka ba? Pakapalin pa natin. Pakapalin mo ng konti. Ano?
yung ulo ni Ryan. Clarence, nag-MVP ka ba sa sports na yon? Nagiging MVP ka? Hindi. Pero turuan mo kami. Konti lang, konting moves lang. Konting moves lang. Pagpasensyahan mo na, maliit lang talaga yan. Sampo lang, gamay ra, gamay. Kung paano ka nagsiserve? Ayan na. Lapit ka ng konti dito, mao. Harap ka sa camera, harap ka sa camera. Ready siya mag-perform para sa atin. Oo. Ano una ba? Pero nung una, pero ngayon okay na. Matigas na ho. Ano ba yung parte ng katawan na bawal gamitin dyan? Meron bang bawal? Yung kamay. Kamay. Ay. Bawal saluin. Ay, pero yung mga elbows, pwede. Inili. Pero ikaw, ano? Handball na. Ano lang, paa, tuhod, at all. Ulo. Parang soccer, pero Filipino version. Pero tuloy-tuloy mo bang nagawa yan? Oo. Pero hindi na ako makalaro. Tutasan na din kasi overage. Ano? Overage na. May age limit. Pero sa paglalaro, paglalaro mo ba niyan, nakakuha ng mga scholar, ganun, sa school? Hindi. Wala naman so far. Masaya lang talaga. Sports mo lang siya. Pero nung natigil ka sa paglalaro mo kamo, anong ibang pinagkaabalahan mo? Meron ba? Ano na ba yun? Kanta. Kanta lang? Kanta. Ikaw ba'y naghanap buhay na rin noon? Oo, tumulong ka ba sa family mo? Anong klaseng ano? Ano po, grade 11 na sana ako pero napahinto kasi sa family problem. Anong nangyari kung hindi mo naman ano? Kasi nung umalis yung nanay ko at wala na kaming magawa. At yun, nahanap ako ng hanap buhay at trabaho. Anong nahanap mo? May nahanap ka? Opo, bali helper po ng aircon. Aircon na naman. Basta ano, may kinalaman sa aircon. Kailangan ko maglilinis ng aircon. At noon na natitinda ako ng pandesal. Uy, masarap! Ang sarap noon! Lalo na yung dala mong palaman ngayon. Masarap yung pandesal na yan. Totoo. So maaga kang gumigising noon kasi maaga yun eh. Dapat nilalako ng maaga yun eh. Oo, yun po. Kasi yung schedule ko nung grade 8, 6 a.m. at natitinda din ako ng 6 a.m. At hindi na lang ako pumapasok para sa aking pamilya. Kapag hindi kami natitinda kasi wala kami makakain. Ano yung nilalako mo siya? Hindi po, display lang po. Display lang. Parang hindi ata malulug ang pandesalan kasi yung bakery. Kasi araw-araw, every totoo morning, yan. Totoo yan. Kahit walang palaman, kahit wala kang ano, sausaw mo lang sa kape. Ready okay to eat. Na. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, Clarence nga, naanak ka diri sa tawag ng tangalan. Unsa maimong ka ng rason nga nung naamang ka ni Apil Makadiri? Matulungan ko yung pamilya ko. At kung sakaling manalo, tatayo ako ng bahay. Kailangan manalo ka kasi malay mo may premium na house and lot. Galingan mo. First time kong narinig yun galing sa bata na magpapatayo ako ng bahay. Kasi po, yung bahay namin hanggang December na lang, i-demolish na po. Ay, demolish? Kasi hindi yan sa aming lupa. Gagawin ng apartment na ng mga may-ari po. Ayun lang. Pero sana maging way itong taon na tangalan para magawa mo yung promise mo na yan sa sarili mo.